Hoy, kumadre. Ang sipag-sipag mo naman, oh. Dala-dala ko pambasaan ng gamit mo, ha? Oo nga, oh. Eh. Ito na yung pinaka-exercise ko. Ay, dapat sabayan mo yan ng diet para maging sexy kang katulad ko. Ako naman, kumadre. Hindi ko na kaya yung mga diet-diet na yan. Naku. Ay, naku. Sandali. Kailangan dyan willpower at self-control para huwag ka matem sa masasarap na pagkain. Ay, naku. Madre, huwag ka magalala. Tutulungan kita. Sisiguraduhin ko na bago ko umalis, payat ka na. Ay, bakit, kumadre? Naku, itutuloy mo pa ba yung pag-alis mo? Ay, naku, huwag ka na kasi umalis. Para dito na lang tayo, magkakasama tayo, di ba? Ayoko sana eh, pero kinakailangan talagang kailangan na silipin ko naman yung bahay ko. Ikaw naman eh. Hola! Ay, mga apo! Ay, hello! Hello! Oh, kamusta? Kamusta ang party? Ang saya po! Ang dami pong bisita at saka po ang dami pong candy at saka po pagkain. Oo nga po, Lali. Nag-enjoy kayo, ha? Opo. Lola, may dala po kaming cake. Ay! Uy! Tasya! Ano? Alika! Kainin natin itong dala ng mga bata. Eh, kala ka ba magdadayat tayo, kumadre? Minsan lang naman to eh. Halika na! Halika na! Let's go! Lola, alam niyo po ba, parang palasyo sa laki ng bahay nila, Kyra? Oo nga po, at may swimming pool pa. Tinanong niyo nga po kami kung bakit po ayaw namin mag-swimming. Di ba po wala po kaming damit na dala? Oh, siguro maganda ang trabaho ng mga magulang ni Kyra, no? Sabi po ni Kyra, gumagawa daw po yung mga magulang niya na pang decoration po na gawa po sa lahar. Eh, sigurado ko taga-Pampanga yung mga magulang niya. Kasi, nung unang pumutok yung bulkan ng Mount Pinatubo, karamihan ng mga kapampangan eh, pumasok sa ganong business. Lola, saan po ba nagmula ang mga bulkan? At ba't po ito pumuputok? Nung unang panahon, may mag-inang madalas kutsain at pagtawanan ng mga tao. Ito'y dahil sa sunog ang kalahating mukha ni Huaynae, ang ina ni Kilaloa. Ano ba? Ano mo nga yung dinadaanan mo? Pasensya na po. Ano ka ba? Gulag ka ba? Imbis na kutsain, dapat sana ay hangaan si Huaynae. Iniligtas kasi niya ang anak ng masunog ang kanilang tahanan. Dahilan para siyang masaktan. Jewel! Ay, kumadre! Naku! Natutulog na sila eh. Ang aga-aga pa? Eh, napagod sa party. Teka, eh bakit sila nakatalokbo ng kumot? Baka magising. Halika na. Halika na. Kumain ka na, anak. Di tayo. Di pa kayo kumakain. Huwag mo akong alalahanin. Sige, kumain ka na. Hindi ko na lang ubusin para makakain kayo. Hello! Huwag po kayong matakot. Nadadait po kami. Ako po si Epoy. Ito po si Jewel, kapatid ko po. At ako naman si Rextor. Ang cute na cute na robot. Rextor naman, lalo mo naman tinatakot. Bali po, mga kaibigan po kami.
Ako si Wainae. Ito si Kiloa, ang aking nag-iisang anak. Hello sa inyong dalawa. Mukhang masarap yung pagkain nyo, ah. Nagugutom kayo? Saluhan nyo kami. Pagsasaluhan. Hindi, busog tayo. Di ba busog tayo, Rexton? Ha? Busog po kami. Busog? Oo. Diba, Rexton? Busog na busog. Anak, ano bang bumabagabag sa isipan mo? Ina, narinig kaya ni Batala ang aking mga panalangin? Oo. Oh, bakit mo tinatanong? Naisip ko lang kasi, ang layo natin sa langit. Baka kaya hindi pa niya sinasagot dahil hindi niya naririnig. Bakit? Ano bang hinihiling mo? Sapat na pagkain para sa ating dalawa. Para hindi na tayo magutom kailanman. Huwag kang mag-alala. At ibibigay rin niya ang kahilingan mo. Magpahinga ka naman. Siguro mas marinig mo ako kung mas malapit ako sa langit. Kawawa naman itong bundok na to. Tuyot na. Huwag ka mag-alala, bundok. Isasama kita sa panalangin ko. Alam ko! Mas maririnig mo na ako ngayon. Dahil mas malapit na ako. Ang panalangin ko lang, sana bigyan mo kami sapat na makakain ni inay. Isasama ko na itong bundok na to. Sana maging masagana lupa. At tubuan ng halaman. Wow! Nakita niyo ba si Kilalawa? Magmula kasi nung umalis hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Ay, baka gumimik lang. Ang ibig sabihin po na Rextor, baka lang daw po may pinuntahan na kaibigan. Walang kaibigan ang anak ko. Dahil sa akin. Iniiwasan siya ng mga tao. Natatakot kasi sila sa itsura ko. Kayo lang naman ang mga hindi tumitingin sa panlabas sa kaanyuan, eh.
Nangyari sa tubig ko. Daming pagkain. Ano nangyari ito? Ito mo pong halaman. Si Patala. Narinig ako ni Patala. Narinig ang paralanin ko. Maraming salamat po! Maraming salamat! Saan po ba galing ang mga prutos na ito, Kuya Kilalowa? Kay Batala, umakit ako ng bundok para manalangin. Dahil mas malapit na ako sa langit, narinig niya kagad ang aking kasal. Pati yung panalangin ko para sa tuwit na bundok, narinig niya. May dalawa na kagad na halaman tumubo pagising ko. Baka naman po, hindi mo lang po yun napansin, Kuya, sa sobrang pagod at antok mo. Hindi, walang halaman doon sa tuwit ng bundok. Isa pa, natagalan ako sa pagbaba ng bundok dahil umangat ang bundok. Anak, totoo bang lahat ang mga sinasabi mo? Huh? Opo, ina. Kung gusto niyo sumama kayo sa akin bukas, akit uli ako. Pagod! Taas-taas na ng inakit natin. Nakakapagod ka dyan. Buti nga kayo walang dali. Bigat-bigat nito ang inigib ko. Pamanhin, Dexter. Kailangan lang ng bundok ang tubig eh. Eh kuya, hindi naman po kakasya para sa buong bundok ang dala natin. Ngayon kailangan. Di ba kaibigan bundok? Kuya, parang umangat ang lupa tsaka umihinga siya. Tumaas nga. Bakit umihinga ang lupa? Wala naman tayo sa Mount Everest, ha? Hindi, tao. Diyan. Pinagsama nilang pareho din yun. Huwag niyo mag-alala. Hindi namin kayo sasaktan. Ako si Kao, pinuno ng mga ibon, tagabantay ng sagradong bundok na inyong kinatatayuan. Umakit kami dito para manalangin. Hindi namin naayos makagambala. Para ba sa amin muli ang tubig na yan? Kayo! Kayo ang uminom ng dala ni Kuya Kilalowa! Tama. Tubig lamang mula sa sagradong bundok ang maaari namin inumin. Ngunit wala na kami makuha dahil natuyo na ang paligid. Yung lupa kanina, nakita namin umangat, huminga. Totoo yan, Kilalowa. Umangat ang lupa dahil nasisihan sa inyo ang sagradong bundok. At simula ngayon, hindi na magugutom kayong mag-ina. Pagpatuloy nilang pag-alin ng tubig at bilang kapalit, tutulungan ka namin. Anong tutulungan? Di ako lahat nag-igib dito, tutulungan. Rexton! Rexton! Salamat na lang!
Bakit napakaaga mo namang gumising? Ina, aakit uli ako sa Sagradong Bundok. Hindi ba napakataas na lang bundok para akitin mong mag-isa? Bakit hindi mo na lang muna hintayin sila, Epoy? Gusto ko uli manalangin. Marami akong gustong hingin kay Bathala para makatulong sa maraming tao. Mas marinig niya na dasal ko ngayon. Dahil mas malapit na ako sa langit. Ina, payagan niyo na ako. Sige. Sige. Natitiyak kung may pinagkukuhanan ng kayamanan si Kilalowa. Kaya sumagana sila mag-ina. Ngunit marami na ang umakyat. Wala silang kayamanan nakukuha. Pero hindi kasing palad ni Kilalowa. At tulad natin, hindi na tayo mahirapan maghanap. Tara, sundan natin. Kamusta, kaibigan Bundok? Mukhang dumadami yung mga alaga natin mga halaman, ah. Magdadasal lang ako, eh. Bathala. Diyan ba nakabaon ang kayamanan, Kilalowa? Diyan ba? Anong kayamanan? Huwag ka na magkaila, Kilalowa. Alam na namin natagpuan mo na ang kayamanan dito sa tuktok ng bundok. Tara na, Nihaw. Mag-okay na tayo. Tuloy na natin hinuhukay niya. Wala kayong mahuhukay na kayamanan dito. Huwag niyong galawin sa gradong bundok. Huwag kang makialam. Abay! Ayun na siya! Aligway na eh! Saan po kayo pupunta? Aakit ako ng bundok. At hahanapin ko si Kilalowa. Bakit po? Ano po nangyari? Hindi ko alam. Pero malakas ang kaba ng aking dibdib na may masamang nangyari sa aking anak. Naku! Hindi niyo kakayanin umakyat sa tuktok. Mapapagod kayo. Sige kayo, baka mag-collapse kayo. Tama po si Rextor. Baka po mahirapan lang po kayo. Kami na lang po ang aakyat. Ngunit... Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin po namin siya. Tayo na, kuya. Hahanapin? Ano na pinangako niyo? Nahulog siya! Bayaan mo siya! Wala na tayong panahon! Mag-ukay ka dyan! Ay! Anong ginagawa niyo dyan? Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Aray! Kuya! Jewel, kinain sila ng lupa. Oo nga. Lumalaki ang bundok! Ayan o! Oo, may tumutubong bundok! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kuya! Si Kuya Kilalowa! Nay! Kuya! Hindi na ako sasama sa inyo! Rextor!
ng preno doon ah! Wala nang panahon. Kailangan ninyo nilisan ang lugar na ito, papalayo sa sagradong bundok. Nilapas tayo doon at matindi ang kanyang galit. Hindi na ba tayo makikita, Kaong? Hindi ko alam, kaibigan. Ito, makakatulong sa inyo. Paalala. Salamat. Malakas na po ang sabog ng bulkan! Umalis na po kayo dito! Hindi ba paano kayo? Huwag niyo po kami alalahanin! Umalis na po kayo! Umalis na kayo! Halika na kayo! Kaya pala sumasabog ang bulkan pag nagagalit! Nagagalit, bulkan! Nakakasiguro yung mukha niya! Malakas ang kutob ko na hindi si Epoy at Jewel ang nasa loob ng kumot na ito. Gelay! Ay! Ano bang ginagawa mo? Baka magising mga bata. Eta siya. Chinecheck ko lang sila. Oo. Sige. Labas ako. Jewel, alam mo ba yung mga bata wala pang 16 years old? Hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang kung kasama nila ang parents nila, ang guardians nila, ang family members nila sa family business nila. E paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun? E saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-take o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara! Halika na?